karelyuson emosyonal na binati si Vice Ganda sa kanyang kaarawan. Inamin na nasasaktan siya sa mga biro nito sa kanya pero nagkakaintindihan sila. Isang makabagbag damdamin na mensahe nga ang binitawan ni Karel para sa kaarawan ng kanyang co-host at kaibigan na si Vice Ganda. Dahilan para maantig ang kanilang kapwa-host at mga audience. Gaya ng nakagawian nila sa tuwing may nagbe-birthday sa kanila, isa-isang binati ng It's Showtime family si Vice Ganda na nagdiriwang ng kanyang 47th birthday noong Friday, March 31. Kabilang nga sa mga nagbigay sa kanya ng mensahe para sa birthday celebrant na si Vice Ganda ay si Karel. Mensahe ni Karel kay Vice Ganda, "Ako, happy lang ako to experience mo mga moments na for me napakalaking victories. Yung moment na nag-holding hands kayo ni Ayon dito, nag-hug kayo, nagkikiss sa TV, now what a time to be alive na naiintindihan na ng bawat tao ang pagmamahalan. And I think, ang laki ng binibigay mo. Yung kahapon nandito yung mga trans model, alam mo yung parang nagiging iba na ang mundo, nagiging accepting, nagiging mas loving, and I think yung pagmamahal mo at pag-iintindi mo sa bawat tao na nanonood sa atin, napakalaking regalo yan sa mga taong hindi nila kailangan malagpasan ang malalang bullying o discrimination. Thank you for that, and I think that's one of the things na palagi kong sinasabi. Yun ang naging regalo mo sa maraming tao and for us also na maintindihan namin yan sa araw-araw na buhay. Thank you for that. Happy ako na na-experience mo yung masayang birthday with your family. Kasi yung mga small moment like that, for the biggest of stars, that is what I wish for. That beautiful normal life na talagang deserve ng puso mo." Matapos nga ang mensaheng ito ni Karel kay Vice Ganda ay sunod namang nabanggit din ng host ang ani ay hindi pagkakaintindihan nila ni Vice Ganda na lalong pinapagulo daw ng ibang tao. Pahabol na mensahe ni Karel kay Vice Ganda, "I'm happy na meron akong direct line to your heart." Kung matatandaan nga ay February nang mag-trending sina Vice Ganda at Karel matapos akusahan si Vice Ganda na binubuli niya daw si Karel. At doon na nga nakisawsaw ang dati nilang co-host at kaibigan na si Kuya Kim. Samantala, palaisipan naman sa mga netizens na tila parinig din ba ito ni Karel Yuzon kay Kuya Kim na tila nga mas pinagugulo ang kanilang buhay dahil sa pakikisawsaw nito sa bawat issue. Oh.